Hello mga kaakbay, welcome back to our channel. This is Charisse, ang inyong kaakbayan, laging karamay. Sasagot sa inyong katanungan, huwag lamang pungutangan. Nagbabalak na ba kayong umuwi sa Pilipinas? Ayaw na mag-abroad at malayo sa pamilya? Nag-iisip ka na bang magtayo na lang ng negosyo? Saan po ba makakapag-loan ng 100,000 to 2 million pesos na pangkapital? Usapang Overseas Filipino Bank po ito. So if you're interested mga kaakbay, then please keep on watching. But make sure po to subscribe to our channel, hit the notification bell para ma-update po kayo once we upload a video like this. And pakishare na rin po para mas marami pang makaalam tungkol dito. For today's video mga kaakbay, pag-usapan natin ang business loan na pwede niyong pag-applyan kung nagbabalak na kayong umuwi o kaya naman po ay napauwi na sa Pilipinas at gusto na lamang magtayo ng negosyo. Basta po kayo ay OFW na may account sa Overseas Filipino Bank or Land Bank of the Philippines. So kung wala pa po kayong account ay mag-open na kayo sa Overseas Filipino Bank kung gusto ninyong mag-avail ng programang ito. Meron po kaming previous video kung paano mag-open ng account at ang link po ay ilalagay namin sa description box below. Eto mga kaakbay, minimum amount po na pwedeng ma-loan ay nasa 100,000 pesos to 2 million pesos para po sa individual loan or kung kayo naman po ay grupo ng OFWs, maaaring makapag-loan up to 5 million pesos. Tandaan, ang loan na ito ay di manggagaling sa pondo ng OWA. Ito po ay galing sa OF Bank at Land Bank of the Philippines. Ang main objective po ng loan na ito ay para sa mga OFWs na gusto nang mag-for good at magtayo ng kanilang sariling negosyo upang hindi na kailangan pang bumalik sa pagtatrabaho sa abroad. Disclaimer lamang po mga kaakbay, bago natin ituloy ang video na ito, ay nais ko pong ipaalam sa inyo na kami po ay hindi empleyado ng Overseas Filipino Bank or Land Bank of the Philippines. Kami po ay mga OFWs dito sa Gitnang Silangan na naghahatid lamang po ng information sa ating mga kapwa OFWs na gustong malaman ang iba't ibang programa ng ating gobyerno para po sa ating mga OFWs at sa kanilang pamilya. Hindi rin po namin nire-recommend sa ating mga OFWs ang pagloloan dahil ito ay isa rin pong utang na kailangang bayaran. Although mas mababa ang interes sa mga government bank kagaya ng Overseas Filipino Bank at Land Bank of the Philippines, compare po sa private banks sa ating bansa at ang terms of payment sa mga private banks ay halos nasa 5 taon po lamang or less compared sa Overseas Filipino Bank at Land Bank of the Philippines na po pwedeng hanggang 7 years. Magkano naman ang interest rate mga kaakbay? Short-term loan na 1 year at term loan na 7 years ay pareho lamang po na 7.5 per annum, fixed rate po for the duration of the loan. Eligible borrowers naman po ay ang mga OFWs na member at certified ng OWA, capacity building program attended or meron na kayong certificate of completion ng enterprise development training, galing po ito sa OWA. Ang mga eligible projects naman po ay ang mga businesses na pwedeng magsimula ng franchising, agri and non-agri production and marketing, construction, rental, service trading, and transportation. Contact tie-up po sa top 1,000 corporations katulad ng Coca-Cola, San Miguel Beer, Pure Gold, at iba pang kilalang mga corporations. Magre-recommend din naman po ang OWA during your training. So loan purpose mga kaakbay, dapat working capital at pang fixed asset acquisition. Project cost sharing, borrower's equity minimum po of 20% of the total project cost or TPC. At ang loan naman po ay maximum of 80% of TPC. Sa loan repayment naman mga kaakbay, kung short term, maximum of 1 year. At term loan naman po based on cash flow but not to exceed 7 years inclusive po ito ng maximum 2 years grace period on principal. So malinaw mga kaakbay na hindi po lalampas ng 7 years. Ang collateral naman mga kaakbay ay object of financing and or other collaterals or securities acceptable po to the bank. Ito ay pag-uusapan nyo sa banko once kayo ay desidido ng mag-loan. Usually ang collateral po ay yung mga properties na pag-aari ng maglo-loan like po ng bahay at lupa or kahit lote lamang. Kung may business naman po ay pwede ring i-collateral yung mga machineries nyo or mga sasakyan. And syempre paalala mga kaakbay, lahat po ng banko sa Pilipinas ay humihingi ng collateral.
Paano naman mag-avail ng loan na ito? Siyempre, una, visit the nearest OWA office and undergo orientation or eligibility screening and processing or necessary trainings. So mga kaakbay, ang pwedeng mag-loan ay yun ang nasa Pilipinas dahil po kailangan nilang mag-undergo ng training sa OWA para po sa negosyong inyong papasukin. Second po, secure the required OWA certification for submission to Land Bank. After po ng training ninyo sa OWA, ay saka lang ibibigay sa inyo ang OWA certification. Lastly, visit the Land Bank Lending Center or Lending Units na malapit po sa inyong lugar or sa pagtatayuan ng inyong business for more information and evaluation po ng project proposal. So kung meron po kayong mga katanungan, maaari kayong tumawag sa 02-8405-7000 or mag-email po sa customercare@mail.landbank.com. So there you have it mga kaakbay, sana ay may bagong information na naman kami na ibigay sa inyo. Thank you so much po for watching. Please subscribe if you haven't already and hit the notification bell para po ma-update kayo once we upload a video like this. And again, thank you so much for watching. Keep safe, God bless, and we'll see you on our next video. Bye!